Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang load ko, natuloy-tuloy yan. But that is a short-term solution. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap na tayo para hindi tayo nagki-crisis, may emergency sa tubig, gawa na natin ang paraan para pamatagalan na, hindi na natin mabalik-balikan pa itong problema. So I'm very confident that we will be able to solve the problem of water. Lalo na medyo dahan-dahan umuulan-ulan na. Okay. Kokoy Medina, Radyo Pilipinas. May pag-abuso. So, sang-ayon ho ba kayo dito na alisin ang NTF LCAC? Ito nga, ako na magtatanong sa inyo. Bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-LCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-LCAC. Tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na yung NTF-LCAC, itanggalin na natin yung NTF-LCAC pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang pangako natin na pagka kayo'y bumaba, at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para maganda ang buhay ninyo. Kaya't yun, kaya naman sila ay nakikita mo, sinasabi namin, ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok. Lagi kayong gutom, lagi kayong nagtatago. Dito na kayo, tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Okay. Charm Habla, Wonder Radio. Hi, good afternoon. Yes. From Wonder Radio Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to? Stricter visa no, rules. Let me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na nanggagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin na maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila, at saka huwag sila nagtatanggap, basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-basaya, hindi marunong mag-salita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kung Ace. Yung student visa, isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang
ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng ito yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sir, matulog po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban Mayor Alice Cuo. May directives po ba kayo to sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahulihan eh. Dahil rinade natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami... Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. As for future plans para hindi na pumulit yung higpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Eh hindi nga natin, hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga ng mga iba kasi maraming pera yan, magdagbabayad sila kahit ano, nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man. Hindi, not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national. At nagtatanggap nga na Pilipino, eh talagang tignan natin ang mabuti. So, nakikita yung iris ng... Malagay ko, hindi natin malaman. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility ng ganyan. Last question po, Ding Patulot, PND. Good afternoon po, President. Good afternoon. My question po is, anytime soon po ba masa-certify na po yung rice tariffication law? I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tariffication law? As what? As urgent? Yes po, as urgent po. Actually, masa-certify talaga yan. Ngunit, sa meron mukhang meron na maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayan. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na baka, I don't want to preempt the bicameral committee. But I think we have found a solution already. So that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nakikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Thank you very much, Mr. President, and to the members of the media. Magandang hapon po. Thank you.